So yun, what's up sa inyo mga kapadyak? So this is a 2021 model. So mga nagbago lang naman nandito ay yung decals. At sa decals, isa si Mountain Peak sa pinakamaganda mag-design ng frames sa paint jobs. One of the best. So yan, tingnan nyo yung design. Napakaganda ng design ng Mountain Peak. Napaka solid. Tapos itong Mountain Peak Ninja, naka tapered na head tube nya. Naka internal cable routing na siya. Tapos nasa labas naman yung kanyang routing para sa brake set sa likod. So yan, ito yung sa salpakan ng caliper. Tapos meron siyang 135mm ang lapad ng dropout. Tapos 9mm QR. Ayan. So hindi ko lang alam kung may nilabas sila nito na pang true axle or convertible para sa true axle. Solid yung detail ng frame. Maganda yung pagkakagawa. Yung iba kasi diretsong plain lang to. Sa kanya parang may mga bridge pa ng patibay. Tapos yan, may mga pre na siklam. Yung iba kasi wala na, yung mga dumadating dito na pinapabuo. Wala na mga siklam, kaya tie wrap lang yung ginagamit ko. Tapos dito sa BB shell niya, threaded naman ito. Ayan. Tapos ang frame na nandito sa atin ay medium. Size medium. Ayan, super ultra light. So ang weight nga pala ng frame na to ay 1,800 grams. So ngayon yung weight niya ngayon ay nasa 2 kilos na, kasi meron na siyang headset at saka seat clamp. So pag kinabit pa natin ibang parts, mas bibigat pa to. So ang shock pala na ikakabit dito, ito Mountain Peak rin siya. Ayan, naka magnesium alloy, kaya magaan. So airport na pala to, no? Ayan. So mamaya puputulan natin to. Susukatin muna natin kung gaano kahaba. Magtitira tayo ng tig isang spacer, ibabaw at itaas. Tapos nga pala, yung ibang pyesa kasi dito manggagaling sa trinks, kaya dito pina-assemble to, no? Tapos yung frame galing to sa Red Cycle, shoutout sa inyo dyan sa Samal, tsaka yung mga magagaling na mekaniko dyan. Tapos yung may-ari ng Red Cycle, shoutout po. So dito manggagaling yung pyesa, brake, boom drive drain, yung hub, yung buong wheel set. So ang gagawin muna natin dito, lilinisin lahat natin ng pyesa. Parang yung overhaul natin, sabay lilipat natin din lahat. Pagdating dito sa manibela yan, stem kasama rin yan. Tapos ang lahat na matitira dito sa bike na to, dyan na siya. Tapos bubuoyin rin natin to, i-repaint to ng black at ano, bright yellow yung decals niya. Tapos gagawin namin tong Santa Cruz. So abang-abangan nyo to, i-vlog ko rin tong bike na to. Uunti-unti namin siyang buuin. Simulan na natin ang pagbubuo ni Mountain Peak.
So ayun na, nakakabit na siya. 2 spacer, yun na sa ibaba. Kasi 3 spacer yung binigay sa kanya Natnat. So sukat to para sa 3 spacer. Tapos may allowance siyang kaunti dito para makapag-adjust yung preload cup pag hinigpikat. Hinigpitan tong, eto tong preload cup, makapag-adjust siya na maayos tsaka walang kalog. So ayan, nakakabit na. Tapos ilalagay naman natin yung cable shifter. Sasalpak natin yan dito sa internal. So ang kagandahan nito mounting pick kasi tama yung cable routing niya. Yung RD ay para dito. Dito siya dadaan. Tapos yung FD, dito naman siya dadaan. Dito. Pakita ko sa inyo. Ayun o. So, dito siya dadaan sa top tube, papunta dun sa seat tube. So, napakalinis niyan. Papunta yan dito. Tuhan talaga siya. Hindi ka tulad na iba na baliktad. So, dito hindi na tayo mahihirapan. Masusunod talaga yung tama. Tapos, ito. Yun nga, para dito sa preno sa likod. Diyan dadaan yan sa mga sikla, papunta dito. So, yan. Yun na lang yung gagawin ko. Ipapasok yung cable na submit ilalagay natin. So, susukatan ko muna. Pagdating sa pagsusuot ng cable, shifter cable dito sa frame, kung wala kang gamit, proper na gamit, medyo mahirap siya. Pero kung sanay ka naman na kahit ito lang yung gamit mo, masusuot mo naman siya na maayos. So nagsimula ako dito sa ibaba, mas madali pagdating dito sa Ninja. Pero Everest, dito talaga, mas madali. Lulusot mo lang siya, itutupi mo lang dulo, pasok agad. So ayan, makasok na yung kabila naman sa FD. Kasi 3x setup nga pala itong mounting pick na to. So yan, dun naman sa FD, madali lang rin siyang idaan. So sa mga naka 1x setup, hindi nyo rin talaga magagamit yung kanyang ano. Hindi mo rin talaga maipapasok yung cable, hindi mo siya maduduga kung wala kang FD. Kasi dito dadaan yung FD niya sa taas. So kung wala kang FD, hindi mo rin magagamit yung part na to. So dyan yan. Lalagyan pa natin to ng cable end o yung cable stopper kung tawagin. So yan, tapos na yung cable routing. Naikabit na natin. So ikakabit ko na may seat post. Lalagyan ko muna ng grasa na light lang. Tapos dito, high temp na grease. Tapos irerepack ko na rin yung MTP na headset ulit. BB. Kasi masyadong light yung grasa na nakalagay doon kapag brand new. So papalitan natin siya ng high temperature, yung lithium. So kahit anong brand pwede. Mas tatagal kasi yung buhay ng bearing, lalo na sinatnat kasi all around to eh. All weather, ginagamit niya yung bike niya, kaya kailangan mas magagandang grasa, mas high quality ng grasa yung kakabit. Headset, ganun din, nalinis ko na rin to, nilagyan ko ng panibago, kasi kadalasan ang nakikita ko sa headset, kaunti lang yung grasa na inailalagay ng manufacturer. So sinasadya nila yon para makapagpalit ka ulit ng panibago, ganun lang rin naman talaga yun eh. So kung alam mo na yung trick na yon, lagyan mo ng panibago, mas dagdagan mo pa na mas marami. At saka mas magagandang quality ng grasa. So yun nga, what's up mga kapadyak. Ayan, malapit na natin matapos. So konting-konti na lang matatapos na itong Mountain Peak Ninja 1. So naikabit ko na itong lever. Tinanggal ko nga pala ito kasi pininturahan natin yan ng matte black. So ayan, wala na nga pangalan. And ay langis lang po yan. Langis lang yan, yan. Langis lang. Tapos yan, ibinalik natin yung lever boots. Tapos bagong cable housing, nakakabit na rin. Sakto lang rin yung haba. Sakto lang na makakaliko siya na maayos, na hindi didikit sa frame. So ayan, ikabit na rin yung bottle cage. Seat post, yupuan, tinakpan ko muna kasi baka masagi, mapunit. Medyo maselan yung leatherette na nakakabit dito. Tapos ito, nakatune na. Nakatune na rin to. So ang ginawa namin dito ay tubay. Tubay na lang siya. Ayan. Naka-tubay crank na lang yan. Kasi hindi niya naman nagagamit yung makunita. Tapos, iba na rin tong kanyang disc. Pinalitan na rin, heroic. Dati kasi ito eh. So, lahat ng mga parts na yan, doon na ilalagay yan. So, ito yung trinks na
ano, ito yung trinks na kahulayan natin. Pinto, pipinturahan to. Babakbakin ko muna lahat ng pintura niyan. Pati to. Yung shock sa harap. Paklas yan. Tsaka siguro dito na lang natin i-end yung vlog. Maraming maraming salamat sa panonood ng video natin. So hindi ko pinakita ibang process kasi alam ko maboring ako. Tsaka alam nyo na rin naman yun paano ikabit. So ito na yung build ng MTP Ninja 1. So yan, makukuha na siguro ito ni Natnat bukas ng umaga. Kasi ibibleed ko pa yun eh. Tsaka papalitan ng bagong hose. Kasi yung hose nung trinks niya hindi abot dito na kasi dumaan yun sa ibaba. So mas malayo yung pinagdaraanan. Kailangan na mas mahabang hose. Tsaka isasakto na natin yun na talagang sakop lang yung bilog nito. Saktong sakto lang yung bilog na yan. Para hindi madumintignan yung cable routing. So yun. Maraming salamat mga kapadyak. Ride safe. Peace out. Peace out. Listen to the music moving through the crowd. Hold me, love.